Magandang araw sa lahat ng mga kasamahan nating tagapanood ng ating video, mga kasolarista nating mga kasamahan dyan. Welcome naman sa ating panibagong video tungkol sa ating mga solar setup. For this video, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagparalel ng dalawang BMS. At based sa aking experience sa paggamit ng parallel na BMS, kasi dati-dati di ko yan ginagawa kasi natatakot ako. So pagparallel ng BMS, ano nga ba? So ginawa ko dati, may binili ako ng dalawang BMS. Yan, dalawang BMS na yan. BMS na 100 ampere, galing ng Shopee yan. So binili ko siya kasi mura lang. So nainggan niyo akong bilhin yung 100 ampere na BMS. So binili ko siya ng dalawa. Nung dumating, siyempre excited tayo. Excited akong ikabit yung aking bagong BMS. Pero nung pag-test ko sa kanya, sa mismong BMS, sa aking baterya, ay nabigo ako. Disappointed. Yun nga, disappointed ako nung pagdating nung aking o pagkabit ng aking BMS. Kasi sobrang init niya, no? Sobrang init ng aking BMS nung pagtesting ko sa kanya. So kaya ginawa ko, tinanggal ko na lang. Ang ginawa ko iniwan ko na lang yung active balancer ng aking baterya na 12 volts or 4S system, 12 volt system na baterya na Sinopoly battery. So iniwan ko lang na naka-active balancer lang yung aking setup na battery kasi hindi kaya ng aking BMS na i-charge yung aking battery kasi sobrang taas ng amperahe o taas ng wattage na ini-inject sa kanya ng aking solar charge controller. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. So, nung mga nakaraang araw, may naisip kong gawin. Kasi, hindi ko pa siya nakita doon sa ibang video sa YouTube na may gumawa na mag-parallel ng dalawang BMS. No? Pang mag-parallel. So, ang ginawa ko, nag-experiment ako. Pinag-parallel ko siya ng tulad ng pag-parallel lang ng normal na parallel. Paralel yung input galing ECC at paralel yung output papunta mga baterya. Na-surprise ako doon sa naging resulta. So papakita ko sa inyo yung video. So ito guys yung sinishare ko sa inyong pag-paralel nung dalawang BMS. Nakita nyo, nakaparalel yung galing sa ECC. Yung input niya, yan, charging. Tapos yung papuntang baterya. Dati-rati hindi ito mahawakan. Unang ano pa lang, yung unang salpak mo pa lang unang charge pa lang niya kahit na 10 ampere pa lang yung charging current niya, wala. Parang hindi mo na mahawakan 'to. So ito nga yung nangyari sa isa, oh. Parang nasunog yung likod, yan. Lusaw na lusaw. So ang ginawa ko, pinagparallel ko silang dalawa. At successful naman yung idea natin na ipagparallel yung dalawang BMS. Para hindi naman masayang kasi nasasayangan ako dito Dito sa dalawang BMS na to. Kasi kung hindi ko siya gagamitin, sayang yung pera. So, nabili ko lang yan sa Shopee. Yan. So, may active balancer tayo. Ito lang yung, habang wala yung dalawa na yan, yan. Nakita nyo sa previous video ko, makikita nyo dyan. So, nakakabit yan. Yan. Kinabit ko lang. Tapos, wala ang BMS. Ito lang yun, yung natira. So, yun lang. No? May active balancer tayo na 4S. So BMS na 4S, dalawa, pinagparallel.
So guys, 'di ba? Nakita niyo na yung video, no? Yung pagparallel ko kung ano ang performance ng aking baterya, kung maganda ba ang charging niya. Same as nung wala siyang BMS, eh maganda rin naman ang charging niya kasi naka-balance naman yung mga charging kasi may active balancer tayo. Yung every cell, may active balancer tayo. So, ang ginawa ko, no, chinek ko yung mga battery, kung balance ba talaga. Siyempre, may active balancer tayo. Yung pagka-charge lang, one thing na nilagay ko yung BMS, ang na-realize ko na may protection na yung baterya ko about overcharging. Anyway, sa ECC naman natin, eh may protection naman tayo doon, no? Sa kanyang mga configuration, kung ilang voltahe yung ano natin, mga parameters ba niya, baga, doon natin nilalagay kung ilang voltahe yung dapat may charge lang sa kanya. So, ang na-experience ko lang nung una, nung pagkabit ko nung BMS na yon, eh sobra talagang init, no? Sobra talaga yung init niya nung isang BMS pa lang yung kinabit ko, hindi pa lang siya nakaparallel. So nung pinaralel ko na siya, ayun, maganda na yung temperature niya, hindi na siya mainit. At kayang-kaya na niya i-handle yung charging current ng ating ECC. So yun lang guys, kung bago kayo sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell. Paki-like na lang din yung video natin. So, yan lang guys. Thank you!